Mga kapuso, tunay ngang It's More Fun in the Philippines at kabilang po sa mga probinsyang dinarayo at binabalik-balikan ng mga turista ang Negros Oriental dahil sa angkin nitong ganda. Maki-summer break kay Micaela Papa. Noong dekada 60, naging talamak ang illegal na pangingisda sa karagatan ng Apo Island sa Negros Oriental. Ang nooy tila natutulog na isla, ginising ni Dr. Angel Alcala, isang marine biologist ng Siliman University. In the 1970s, we had a problem of moro ami, cyanide. And so we went to Apo several times, talked with the people, explained to them why it's necessary to protect certain areas of the reef. Ngayon, kilala na bilang isa sa nangungunang community-organized marine sanctuary sa buong mundo, ang Apo Island. Diving tayo! Halina tuklasin ang nakatago nitong kaharian. Kadkad sa mga ngiti. Sa yumi at ganda ng isla, pati mga dayuhay na hahalina. Pero ang mga tampok na atraksyon ng isla, patikim pa lang sa mga handog ng probinsya sa mga bakasyonista. Sandaling panahon, nahulog ang loob ko sa Negros Oriental. Ang tawag dito, Mambaho Caves. At kung nandito kayo at naaway niyo yung naaway ko, may intindihan niyo kung bakit ito tinawag na Mambaho. Dahil baho. Umukit ng mga bagong alaala. Gawa ko na yung ulo ng isda. Iwanan ang mga problema. Pasigaw si ate! Sorry! Namnamin ang bawat sandali. Marami pang summer break na darating. Pero tsak, lilipad ang aking isip pabalik sa paraisong ito. Ang aking summer fling, Negros Oriental. Balita, Micaela Papa reporting.